Everyone, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. For today's video, gusto ko lang sagutin itong mga tanong. May dalawang tanong dito galing kay kabagis na Shirley Masangkay, shout out sa iyo, and also kabagis na Arvenil Madrinian or Madrinan. May Madrinian tawag. Okay, basahin natin yung tanong ni Shirley Masangkay una. Sabi niya, "Hi po kabagis, tanong, bakit po mabilis mamatay ang biik ko? Kagabi lang siya nagtatae. Pwede po ba makahingi ng advice?" Okay, kagabi lang siya nagtatae daw. Lugi na po ako kasi tatlo lang sila, namatay na yung isa. Kagabi lang sila talaga nagtatae tapos namatay yung isa. Ang sabi, dehydrate daw. So, paano ba maiwasan ang ganitong klaseng problema? So, magandang tanong to kabagis, no? Most people sa mga first attempt pa lang sa pag-re-raise ng mga fatteners at pag-alaga ng mga biik nila. So, just tune in. Sagutin natin yan maya-maya. Another question, Arvenil Madrenian. Sir, kung wala po akong talbos ng kamote, paano po? Okay lang po ba yung Madre de Agua? So, magandang topic to mga kabagis. Just make sure na nakapag-subscribe na kayo dyan. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated tayo once may mga uploads tayo kabagis. Huwag kalimutang i-like at i-comment yung mga videos natin para next time kayo yung ma-shoutout at yung tanong niyo yung ating ma-feature. Thank you so much. Maganda yung magtanong tayo kabagis, especially kung ito ay related sa ating mga ginagawa currently, yung mga pag-aalaga natin. Ito na nga, yung tanong ni Shirley, kahapon lang nagtae, tapos kinabukasan namatay. So may mga cases talaga na ganyan mga kabagis. Naranasan ko rin yan, but it was like few years ago, yung buhay pa si mama. Nakuha namin yung biik, share ko lang paano siya nangyari at bakit kinabukasan namatay agad. Nakuha namin yung biik was afternoon, mga after lunch. So napakainit, no? After lunch, mga 1 p.m., 2 p.m., ganun yung setup ng namin, pagkarga. Tapos yung biik na yon, lima sila. Tapos sinakay namin yung sa yung open na open air lang na tricycle, yung tangkal-tangkal sa tawag sa amin dito. Yung kargahan ng mga barako, yung ganyan. So yung tricycle na yan na open lang, so napaka direct sa araw, which is mali pala yon. Dapat pala kung ganoon mayroon tasarang pandong or takip or hapon na sana kinuha namin, but yun yung nangyari, no? Kinuha namin ng mainit na panahon, tapos while nagtakbo yung aming tricycle, napakatirik ng araw, at pagdating sa bahay kay ganito na excited, no? Pagdating sa bahay pinaliguan. Okay, natawa ako kasi nga first timer pa din kami noon mga panahon na yon, no? Ako mga nasa elementary ako. So yung father ko excited din na pagdating nagka-muriching na, no? Nagka-dumi-dumi, no? Madumi yung katawan ng biik kasi nga lima sila sa loob ng isang tricycle na yon na tangkal-tangkal sa amin. So masikip. Pagdating punong-puno ng dumi, so pinaliguan kaagad ng ama ko. Good thing, no, isa lang talaga yung namatay, but silang lahat talaga basa yung dumi. Kinabukasan patay yung isa. So yun yung nangyari sa akin. I don't know kay Shirley Masangkay kung ito ba ay pinaliguan nila or pinakain or matagal nang may basa ang dumi yung biik nila mula pagkabili. May mga ganong cases kabagis, no, na pagkabili mo hindi mo lang namalayan pero basa na pala yung dumi noon. Pagdating sa bahay mo, mas nagrabi na. So, paano natin yan iwasan? Paano natin remedyuhan? Paano magkaroon tayo ng konting kaalaman para hindi tayo mamatayan? Ako, ngayon, lately lang, yung ako talaga nag-hands-on na mag-alaga, never akong namatayan. Good thing, no? I'm proud to say na never akong namatayan dahil sa basang dumi. And I'm so proud of that. Namatayan ako one time, isa lang, pero hindi dahil sa basang dumi, nahulog sa
sa hukay, no? Mayroon kaming ginawang hukay noon, yung extension namin sa aming septic tank. At saka yung mga biik, mga kabag 17 lahat, nakalabas sa kulungan, 17. And it's so happy na parang nag-aagaw dilim na. So mga 6 or almost 7 p.m. na yon. So hindi na namin binilang kung 17 ba yung nakauwi doon sa kulungan. Kinabukasan nakita ko na lang na lumutang na siya. So namatayan din ako. Pero hindi ba sa basang dumi. Now paano ba natin to iwasan? I'm just giving you some sort of kabagis no idea para at least hindi naman masyadong boring yung ating explanation. But paano ba iwasan? Now, kung mangyari man na ganyan na basa ang dumi nila pagdating or pagkuha mo may mga basang dumi na, ang pinaka-advice ko talaga dyan mga kabagis is wag na wag ninyong pakainin. Yung pinakauna talaga, at least 6 hours no, napagitan. Wag na wag talagang pakainin. Pwede ninyong painumin pero wag ninyong paliguan. Yung first paligo ng ating mga nabiling biik, again, take note of this, is at least 15 days mula pagkabili. So pwede na yan, hindi na kayo ma-problema kung malamigan sila o mabasa yung dumi kasi mayroon na masyadong yan, makapal-kapal na rin yung balat niyan at malaki-laki na sila. 15 days from the time na nabili ninyong biik ninyo, dyan kayo magpaligo. But nung first ninyong kuha, first day ng bili, wag na wag paliguan. Yung unang dating, wag pakainin kaagad, kinabukasan na lang. Kung gabi ninyo nabili, kinabukasan na lang. Kung umaga ninyo nabili, kinahapunan na din pakainin, konti lang talaga. Then this is the time that you really need to put aside or mag-imbak kayo kahit konting talbos ng kamote. This is the reason why connected to sa question ni Alvin Neil Madrinian na what if kung walang talbos ng kamote, okay ba si Madre de Agua? Si Madre de Agua is maganda din yan kasi high protein yan. Pero hindi ko masyadong nakitaan si Madre de Agua ng potential to prevent to prevent basang dumi. Kasi ang ginagawa ko, just to be clear with you guys, si Madre de Agua, mayroon din akong tanim na ganyan. Pinapakain ko yan sa mga alaga kong fatteners once nag-grower stage na sila. Hindi ko pinapakain yung mga maliliit pa sa Madre de Agua. I'm not, kasi hindi ako masyadong confident at saka mayroon akong experience nung pinakain ko ng Madre de Agua yung maliliit ko pang mga fatteners, mga biik pa talaga, mga few days pa lang, talagang tubig na yung niya, dumi niya. Parang kumbaga sinisi ko si Madre de Agua kasi nga wala namang ibang nakain. Kaya after noon, hindi ko na siya ginamit sa mga biik but ginagamit ko siya kapag malalaki na yung mga baboy ko. Like mag-grower stage na ako din. Pwede unlimited mong ipakain yan kapag marami kang Madre de Agua. But for the sake of this discussion and topic, how to prevent basang dumi at how to avoid no na mamatayan tayo ng mga biik, ang pinakamaganda talaga is talbos ng kamote once na experience natin yan. First day pa lang, talbos kang ng kamote kaagad kabagis, wag mo nang pabukasan pa kasi there's a possibility na hindi mo na sila ma ano pa mahabol pa na mamatay na no kasi na dehydrate na pala. Then just make sure na mayroon din kayong stocks na no kabagis yung anti-scouring yung yan Aprolite isa din yan sa tutulong sa mga baboy natin once ganyan na talagang mabilis yung pagdumi ng ating mga biik na non-stop na no yan tubig talagang delikado na yan kung kinabukasan nyo pa mapainom talagang mahirapan na talagang wala na masyadong lakas yung mga biik natin. So sa gabi pa lang, make sure nakapainom nyo na or first attempt pa lang na nakita ninyo basa na kaagad yung dumi, painumin nyo kaagad ng anti-scouring yung Aprolite kung grabe talaga. But kung tingin ninyo kaya pa kasi hindi masyadong watery, kayang-kaya pang pakainin ng talbos ng kamote din, talbos ng kamote kasi after nyan magtitigas din yan kinahapunan, no? Ang talbos ng kamote pwedeng ipakain sa ating mga alagang biik. Like, kakawalay lang talaga yung kakabili mo, pwede. For as long as hindi ganun karami yung lang. Talagang tamang-tama lang din. Kung isa lang yung pinakapakainin mo, at least tatlong noon, tangkay or tatlong pirasong talbos
or apat, ganon. Hindi yung talagang bigyan nyo ng turo todo, wag naman, kasi maliliit pa yung biik, no? We have to adjust yung chan nila. Kung malaki naman yung grower stage na pa finisher, ako kahit gaano karami pwede kong ipakain, but mahal din kasi yung talbos minsan kung maubusan ka. So konting-konti lang na tamang-tama lang din talaga sa kanila, just to boost their appetite, no? Kasi appetizer yan, mga kabagyo, si talbos ng kamote. So going back, no, mapabaliguan mo sila, mayroon talagang kisa, talagang non-stop na yung dumi at mahina na, may lagnat pa, ganun. So mamamatay talaga yan. So wag na wag paliguan, wag pakainin kaagad. Okay, I hope clear yan, no? Ang talbos ng kamote pwedeng ibigay before pakainin ng feeds or after pakainin ng feeds, for as long as konting-konti lang. And then yung feeds naman nila, mga kabagis, is yung ganyang edad, is nasa booster feeds pa yan, mga first few days. Pre-starter, may halong booster feeds. So you have to make sure na, mga kabagis, na mabigyan nyo rin ng tama sa mga biik ninyo. When I say mabigyan ng tama, observe kayo. Kung 10 yung baboy nyo o biik nyo, or 5 yung biik ninyo, magbigay kayo ng pakunti-kunti hanggang sa maubos nila, hanggang sa ayaw na nila. Malaman mo kasi yan na ayaw na talaga, is yung iwanan na lang yung feeds nila. For at least, maiwanan konti yung feeds na yon, then stop mo na. Stop mo nang bigyan. Then, after few hours, pwede mong bigyan ng talbos ng kamote. At again, ito yung ginagawa ko para ma-make sure ko na busog palagi yung mga biik ko at walang basang dumi sa kanila, kasi mayroon tayong pinapakain to prevent that, kahit busog na busog, or sabihin nating sobrahan sa pakain, or yung overfeed. Sabi daw nila kapag ma-overfeed talaga, magbasa yung dumi. Totoo naman talaga yan, but kung mayroon kang pinapakain na to prevent that, like talbos ng kamote, then wala tayong problema. Okay? So, thank you so much for this question, no? I hope na-clear ko yan. Napakasakit mamatayan talaga. Kahit isa lang, given na yung presyo ngayon sa iba, nasa 4,000. May nag-comment pa nga, yung biik daw nila nasa 6,000. Paano na lang yan? May 6,000, tapos, naku, iwan ko, paano na lang talaga yan maka-profit, no? So, dito sa amin, ang pinakamahal na nabili kong biik talaga is 3,100, ganyan, 3K per head, or 3,200. Ganyan yung mga presyuhan dito. But I don't know why sa iba, nasa 6K, 4K, 5K yung mga biik na napakaliit pa. Alright, so malaking kawalan yan, 5K, no? Mamatay, tapos sayang. So, we really need to be extra careful, and this is the reason why, mga kabagis, I am really spending my time to explain to you, to your question, most especially sa mga ganyan. I always prioritize question, most especially kung ang question natin ay in line or involve yung mga biik natin, okay? Kasi napaka ano niyan, napaka maselan, at dito tayo magkaroon ng either you make it or fail ka sa biik kung hindi mo ma-address yung problema talaga sa biik. Okay, thank you so much. And again, huwag kalimutang mag-subscribe, mga kabagis. Please do comment. Baka kayo na yung ma-highlight natin sa mga questions dyan.